trying to say is, why don't we create a gimmick? Like, for example, pwede naman tayo mag-serve ng coffee para hindi sila mainip. Salamat. O kaya magpakabit tayo ng Wi-Fi para sa mga customer na naghihintay. Oh. Pwede. That's a brilliant idea, isn't it? Kasi yung mga ganyang gimmick, James, ginagawa na ng lahat yan eh. Brilliant pala. Alam mo, dapat meron tayong integridad at galing. Yung dalawa lang yung okay na. Sigurado babalik yung mga customer, dadami pa. Nice idea. That's brilliant. With the brain. Perfect, boss. Perfect. Ay, Tay. Oh. Jerry! My future father-in-law! Halika, James. Magkape ka para kinabutan ka ng konti. Sir, later. James, sorry. Na kaya't nahuli ako ng dating, ha? Ang dami ko kasi ginagawa sa junk shop. Eh, wala kang problema. Kamusta naman kayo? Eto, nararamdam akong tumatanda na. Okay. Pero ikaw, kamusta ka na? Alam mo, masaya ka dahil nandito ka na eh. Tagal ka namin hintay. Okay naman, no. Maraming salamat nga pala. Sinabi nila na tumulong daw kayo sa pag-aayos ito, tsaka naghanda ng talyer. Huwag mo naisipin yun, Sir Nathan. Umabawi lang kami sa mga tulong na ginawa mo. Tsaka, turing namin sa'yo, parang pamilya na eh. Pag pamilya, di ba walang sukuan? Salamat. Alika, buho kayo. Salamat. Ano, Sir Nathan, parang pamilya sa akin mga pinagdadaanan mo yun. Nung nagretiro ako bilang basketball player, hindi na ako makapaglaro. Na-depressed din ako. Tapos, hirap na hirap ako umahap ng trabaho. Kasi alam ko lang mag-basketball eh. Lalo ako na-depressed. Sunod-sunod pa yung dating ng dago sa buhay ko. Nawala yung karir ko, namatay yung asawa ko. Natira na lang sa akin dalawang mga anak ko. Sila na lang ang dahilan kaya lumabangon ako at lumalaban ako sa buhay. Kaya, masaya naman ako ngayon. Tada! Yeah! Merienda! Oh! Wow! Ay, ano daw? Mababa pa yung kwentuhan niyo, Jeff. Uy, Jerry! Basta, kuya, oh, paborito mong mga to. Sige. Sige. Kain sa labas, eh. Kain na, kain. Dad, your coffee. Salamat. Kumusta nga pala ang preparasyon para dun sa relaunch ng MTR? Everything's going smoothly, Dad. Nagre-ready na yung Platinum Builders para dun sa relaunch ng MTR. Siguraduhin mo lang na magiging maayos sa lahat, ha? Remember, failure is not an option for us. Dad, huwag ka na mag-alala. Everything's being handled so well. Finally, everything is paying off. All our hard work. Very proud of what you've accomplished so far, my son. Malapit mo nang malakpasan lahat ng naabutan ni Nathan. And I'll make you even more proud of me, Dad. Boss Nathan, I just wanted to know you that I can perform to our grand opening, okay? Hindi mo lang natatanong. I'm the international terror performer, like my idol, Gary B. Sir, ako din po. Kaya ko rin pong magpakama sa Salvador. Partner kami ni James, di ba, James? Ganun-ganun, no? Dali kami mga. Oh, ha? Galing naman, sir, di ba? Dali-dali. Don't hurt my eyes, okay? Stop it, Morissette. Grabe ka naman, James. Sumigil lang nga kayo. Sorry po. Hindi kailangan ng kanta ko sa'yo sa opening natin. Gusto ko yung simple lang, pero makakatawag pansin ng mga tao. Magpa-ribbon cutting tayo, sir. Ribbon cutting? O, kuray ko lang, ha. Check ko lang, ha. Hindi naman MTR2, eh. Ba't may ribbon cutting tayo? Boss, am I say bad word? I'm so sorry, boss. Pero good idea, yun. Sige, pa-ribbon cutting tayo sa opening. Bossing, nakauwi na si Nathan na Maynila. Kasama niya pati buong pamilya niya. Manmanan mo ang pamilyang yan, ha? Lalong-lalo na yan si Nathan. Sige, boss. Sige. Dad, why are you still talking to Hector?
dapat hindi mo na siya kinakausap. Hindi naman natin siya kailangan eh. Oh, no. We need him. Lalong-lalo na ngayon na nakabalik na ng Maynila si Nathan. Kailangan natin ng mga mata na magbabantay sa lahat ng kilos niya. Hindi babalik si Nathan kung wala siyang plano. You should know that. Dad, you see, Nathan is dirt poor and powerless. Huwag na natin siya pag-aksayang panampanampanahon. Pwede naman tayong tumutok na lang doon sa pag... Gina, never underestimate your enemy. Lalong-lalo na yan si Nathan. What's that? Ate, ngayon lang kami makakapagpasalamat sa'yo. Hindi matatawaran yung loyalty mo sa kuya namin. Makabalik. Salamat ha. Salamat sa pagtitsaga at paghahanap sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, sa dami ng ginawa ng kuya niyo, para sa akin at para sa pamilya ko, kulang na kulang po itong ginagawa ko. Alam mo, sobrang natutuwa ko yung magkakapatid sa nakikita namin sa kay kuya ngayon. Napabuti talaga yung pagstay niya sa probinsya eh. Parang may nag-iba sa kanya eh, kumaan yung aura niya. Maganda nga siguro yung naidulot ng pagkawala niya sa probinsya. Ang lakas ng kutob ko, Ate Janice, na may babalik ni Kuya yung dati niyang success. Tapos pag nangyari na yon, mararamdaman na niya yung kaligayahan na hindi niya naramdaman nung nasa tuktok siya. At least ngayon, alam niya hindi siya nag-iisa. Marzette. Yes? What are you wearing? Dress! Hindi mo ba nakikita, di ba? Ang ganda. It's hurting my eyes. Ang yabang naman ito. Akala mo naman maganda pumorma. Ang baday-baday mo kaya. Ba, sir? Tama na. Tama na. Baka magkatigo yan. Feeling pogi kasi. Hindi ako feeling pogi ah. Actually, ng mga bata nga kami ni Bossmate Nathan. Twins kami nun. James, napakagutom lang yan. Hi. Ayun na sila. Father. Sumuha ka. Hello po, Father. Hello po, Father. Salamat po. Hello po, Father. Father. Uy, ano ba? Morissette, ano bang, ano ginagawa mo? Model nga. Anong model? Paano ko lalagay sa... Saan? Facegram. Okay. Eh, kaya yan! Lagay ka ng lagay sa sarili mo eh. Wag mo i-entry sarili mo. Ano ba? Ang daam yung ginagawa mo sa akin ah. May sinasabi ka? Kakarmahin ka din. Habulin mo ako tapos kuyo ka sa akin. Oh guys, guys, picture tayo. Picture. Tay Jerry, my loves. Compress kayo dito. Capture lang kayo dito. Okay, 1, 2, reject, go! Sabay. 1, 2, reject, go! Ang dami naman din, parang ngawit naman ako. Alright! Yeah. Sobrang dami naman. Yeah. Okay. Pwede yung pa-picture? Yeah. Hindi po tayo. Huh? Kami po nung anak niya po. Picturean niyo po kami. Hindi ka nahiya. Sorry, boss. Pa-picture na po. Sige na, pagbigyan mo na para matahimik na. Wow. Sige. 1, 2, 3! Alam ko na yan, James. Kilala kita. Sorry na. Ay, sorry po, Tay Jerry. Pasensya na po kayo. Nakiride away lang po ako. Boss, picture. Isa lang.
Isang pause lang. Talaga magka? Yeah. Apo, isa lang. Sige, kayo tatlo po. Smile-smile ka lang palagi, sir, para bumata. Tito Boss. Millennial. Try mo na yung tosino. Tosino para bumata. Deliver niyan. Tosino po para kay Nitan. Tosino, tosino, tosino. Parang kilala ko na ang nagpadala ng tosino na yan. Do you think, am I thinking? Well, well, well. Morissette. Ay, hindi ka po dyan dito. Pag-prepare mo na. Ayusin natin. Come on, everybody. Let's eat tosino. Woo! Wait lang, inanda pa. Ay, sige lang. Ay, po. Kita po ninyo, yan po yung report galing po sa PR natin. Gumawa po kami ng survey kung ano po magdedetermine ng pinaka-effective po na paraan para po ma-promote natin yung relaunch ng MTR. And it's through social media. Pero Danny, hindi lahat ng gumagamit ng MTR ay millennials katulad mo. Kahit nahawak natin, meron tayong resulta ng survey na yan. Sigurado pa tayo sa magiging impact ng social media sa pagpapakalat ng information tungkol sa relaunch ng MTR. Yeah. Alam mo, Danny, may point si engineer. Remember, sa social media, nagkalat yung bonggang hate against the MTR. Remember, the first place. Smart move kaya to? Kasi baka lang lalong lumala yung mag-escalate yung situation. Hi, Dad. I just want you to know that i-appoint ko si Danny as special assistant. Special assistant? Ano yun? Special assistant of the president. Is there such a thing? What are you trying to do, Gino? Huh? Nag-imbento ka ng isang job title para lang sa babaeng yun? She's only a press graduate. Wala siyang alam tungkol sa negosyong ito. May point naman po kayo, Miss Aida, an engineer, no? Totoo po na malaking porsyento po ang mga gumagamit po ng social media ay millennials. Pero lahat naman po kasi may access dito eh. Kahit tanong niyo po yung mga titos and titas ninyo, yung mga magulang sa bahay. Basta po may access sa internet, eh kaya pong magbukas ng social media, eh kung tutuusin lang po, di ba, yung
yung mga nakatatanda po natin, sila pa po yung madalas na makikita natin sa comment section na mas marami pong opinion sa mga balita, sa mga trends. Kaya mas maganda pong unahan na natin sila. Kahit mag-focus lang muna tayo dun sa safety tsaka efficiency ng MTR para kung may mga tanong sila, eh, masagot po natin kaagad. Actually, tama naman po si Danny. Kasi maliban po sa amin ng mga friends ko, makomment din talaga yung parents ko sa social media when it comes to social and political issues. Kasi concerned citizens din sila. Alam nyo, that's very true eh. Kasi sa social media ngayon, as in, ang daming mga tao na parang hashtag daming hanash. Like, ang daming nag-aaway-aaway, ang daming mga comments, to the point na kahit magkakaibigan, nag-aaway-aaway, di magkakakilala. So, madami talagang interactions na nagaganap sa social media ngayon. So, I think Danny has a really good point here. Word of mouth, ika nga. At saka, I think Danny's onto something po. Maganda rin kasi na sa publiko manggaling yung support. It shows that there's a great need for this project. Hindi mo, Danny, sobra. Ganda-ganda, hi. Kala mo naman. Ang hirap kasi sa Danny na yan, akala mo alam niyang lahat, Miss Know-It-All. Well, sa bagay, nung panahon naman ni Sir Nathan, din na yan, di ba medyo makupal? Eh, hindi mo naman siya masisisi. Malakas na yung loob eh. Di ba? Anong gagawa? May ko yung girlfriend ng may-ari. Sa bagay, akala ko nga dati magiging WOO na yan eh. W-O-O? W-O-O, wife of the owner. Kung hindi siguro bumagsak si Sir Nathan, matutupad na yung mga pangarap niya. Eh, hindi pa ba? Matutupad na yung mga pangarap niya. Dahil kay Sir G, ino... Hello po, sir. Ay, sir. Go ahead. I want to hear what you have to say about Danny. Wait. Do you think she's after my son? Sir, ganito po yan. Ito lang po yung masasabi namin sa inyo, no? Paalalahanin na naman po yung anak nyo, si Sir Gino, na mag-ingat kay Danny na yan. May history po kasi yan na dumikit sa mga may-ari para mapabilis yung pag-angat niya sa kumpanya. Danny. Papa, Sir Oscar? Pinapatawag ka ni Sir Gino ngayon sa office niya. Boss, malakas yung suporta na binibigay ng mga kapatid ni Nathan. Pati na rin yung pamilya ng dating yung sekretarya, si Janice. Hanggang ngayon, kasama pa rin nila yung matagal niya ng driver, si James. Ito yung mga taong tumutulong sa kanya para magpatakbo ng isang talyer. Bantay mo mabuti yung Nathan yan. Hindi tayo pwede mag-relax sa taong yan. Kahit talyer lang binuksan niyan, hindi imposible mga dyan. Sa talyer nagsimula ang Golden Builders. Kaya mag-alala, boss. Ang bahala kay Nathan. Bantayan mo na rin yung daling yan. Hindi maganda pakiramdam ko sa babae niyan. Okay, boss. Sir? Oh, hi, Danny. Have a seat. Ay, thank you po. Yung mga documents po na iniwan po ninyo sa desk ko, ilang copies po ba ang kailangan ko i-xerox na tsaka kailan po yung deadline? Danny, hindi ka na practicumer. Pinadala ko yung documents na yun for you to study. In fact, here is your new contract. Please read. I'm appointing you as the special assistant to the president, Danny. Ano po bang ganong klaseng trabaho yung special assistant to the president? Parang wala naman pong ganong. Ano lang, sir, kasi parang
yung tunog niya, special assistant to the president, parang bigatin po. Baka po hindi naman ako deserving. I don't appoint anyone who isn't deserving. You know that. Alam ko naman po yan. Iniisip ko lang din po yung sasabihin ng ibang tao. Well, you know what? Just show them you are deserving. And I believe you could do that. Kaya mo yan. For sure. Medyo nauuaw na kasi Tito James mo eh. Can you get me a plenty of water? Yes, baby. With the ice? Kahit? Sige, ganito na lang. Pagbalik ko, sayo ulit tayo, okay? Flyers po. Ayan po. Opening po namin. Thank you po. James. Hi. Hello po. Opening po. Ayan. Sana marami pang dumuan, no, James? Yes. Sandali lang. Pagod ka na ba? Gusto mo massage kita? Ah? Alam mo, hindi ko na ikwento sa'yo, David. Dati akong masahista. Bago pa akong pumasok na Sir Nathan. So, dati kang masahista? Yes. Bakit hindi ka na lang naglagay dun sa pinagtatrabahuhan mo massage parlor? Feeling ko, ha, kumilos talaga ang tadhana para pagtagpuin tayo. Nakapasok ko kay Sir Nathan, yun, nakita tayo. So, you mean to say na you? Me? Against the world? No, cannot be. Borrowed one, bring down zero. Alam mo, ikaw ang kailangan mo ng massage eh, para ma-clear yung brain mo because the circulation of brains is body massage to the future of your life. Dami mo rin sinabi. Umasok ka na dun. Umasok ka na dun. Sige na. Teka, James. Hanggang kailan ka ba mag-iintay ka ni Janice? Alam mo, ang pag-ibig kasi, parang pag-iintay ng customer yan. Kailangan mong mag-intay at magtiyaga para may mapalakat marating. So, tingin mo ba may mararating ka kay Miss Janice? Well, of course, yes. If there's a life, there's a hope. Okay, tama ka. And if there's hope, there's life. Ay ka na, gutom lang yan. Paulit-ulit kayo. Kyle, tara, let's dance ulit. Uy, alagaan mo, desko. Desko to dati. Ay, shush. Tingnan mo. May something. Tingnan mo, nililigit niya. Ano? Oh, mas mataas na siya sa iyo. Special assistant to the president. May ganun ba? Meron. Nagbago na. May bago na. Na job description. Ano na ba? Magkaroon ng opisina nito? Ay, sir.